Hello guys, what's up and welcome back to my channel again. So for today's video, i-share ko lang sa inyo ang pinaka best epic spirit sa Arbalist. Ito ay based lang to sa experience ko and then based lang to sa pagkakaintindi ko sa bawat skills at sa bawat class nitong game na to. Since Arbalist tayo, so for Arbalist tong video na to. So yun. Okay, so explain ko lang sa inyo ang bawat epic spirits skills. So mag-i-start tayo dito sa spirits. Ayan. Tapos, ayan. So, ang pag-uusapan natin is more on epic spirits lang kasi sa as free-to-play player kasi medyo doon na tayo mag-i-aim doon sa posible nating makuha na spirits, which is itong mga epic. Itong legendary, pass muna tayo dyan kasi medyo hindi natin kaya talaga yan. Mabutin. Kumbaga, once in a blue moon lang makakuha ng legendary. So, ang pag-uusapan natin today is all about epic spirits and best for stand build, Arbalist. Depende guys, may tatlong build kasi yung Arbalist. Ang build na yun is yung concrete damage Arbalist ka or kung stand type Arbalist o kaya yung knockdown Arbalist ka. Kung may ibang build pa man, kayo na bahala dun. Basta yun lang pagkaintindi ko. Kasi yung debilitation, pwedeng sa lahat yan eh. Pwedeng all classes yan. Okay, so simulan natin dito sa White Peacock Crystal Glass. Okay. So, babasahin lang natin yung skills guys and then explain ko sa inyo kung best fit ba to sa Arbalist nyo. Kasi kanya-kanyang build kasi yun eh. May kanya-kanyang build tayo ng Arbalist. Mayroong stun build, may crit build, may all attack damage build, and may debilitation build. So, start tayo dito. Increase max HP by 1/6 tapos PvP attack. So, ito pa lang guys. Ito ang magiging isa sa late game na spirit ko. Kasi, ito nga, pang PvP attack. So, I made this Arbalist guys because I want PvP. So, hindi ako more on PvE but PvP. Okay, so, isa to sa pinakagusto kong epic spirit pagdating kung makuha natin yan sa late game. Kasi guys, may PvP attack damage boost yan na 7%. Tapos, bash damage reduction din. Kasi mapapansin mo sa lahat ng class, matataas din yung mga... Sa ibang classes kasi, matataas din yung mga bash attack nila. So, goods din to para may reduction din sa bash. So, ito talagang pinaka top 2 na spirit ko. Ang top 1 ko guys is itong... Asan yan? Itong Reaper talaga. Yan yung pinaka top 1 ko. So, unahin mo na natin to. Tapos, ayan, knockdown success boost. So, ito, pwede rin to sa kung knockdown build ka. Sa mga hindi nakakaalam, guys, may knockdown si Arbalist. And physical attack boost 200 for 10 seconds. Physical attack din siya. And then, dito, knockdown success boost. Ito, good to partner nito, yung spirit treasure na for yung may knockdown, guys. Check natin dito, ah. Ano-ano yung mga knockdown. Market. Stone, the yan, spirit treasure. Tsaka yung knockdown. Ito guys, knockdown. Best siya para dun, para dito sa knockdown. Kasi mayroong knockdown yung Arbalist skills. At ito yung skills na itong obliterate shell. Yan. So good din yung pet na yun kapag mataas yung knockdown nyo. Pero para sa akin, kanya-kanya nga tayong build. So hindi ko ipa-priority yung knockdown dito. So, ang i-build ko dito, instead na spirit, instead na knockdown, ang i-build ko doon is more on debilitation success, tapos dev boost, debilitation boost, tapos dev rest, and then knockdown resist. Kasi guys, most of nakakalaban ko is more parang sa Lancer ako nahihirapan kasi nga, ang taas ng knockdown nila, like, umaabot siya ng 110 knockdown. So, kailangan mo ng resistance kahit papano. Kahit mga 50% na resistance, goods na yun sa Arbalist. Okay? Okay, back tayo sa... Okay, sa Spirits. Wait lang. Okay, so ito yun, bali, isa sa lima kong Epic Spirit. Okay, ito naman pangalawa, itong Lucky Cat Luxter. Ito, sabi dito, Crit Damage Reduction and Boss Damage Reduction. So, pwede rin yan gamitin mo. Pero ito, hindi ko priority to. Pero kung... Kung gusto mo na hindi ka masyadong
Kung gusto mo yung silence type na Arbalist, eto silence. Ito silence resist pala yan, I'm sorry. So silence resist to. So kung gusto mo mag maging anti ka ng silence, pwede mong gamitin to. Pero yun nga, ang itong spirit kasi na to is good for Taoist to. Pero kung gusto mo na mataas yung heal ng HP mo, ito yung pinaka best fit na spirit sa iyo. Kasi meron niyang recovers 15% of max HP for 5 seconds. Pero hindi naman tayo sa again guys ha, disclaimer ha. Kanya-kanyang build 'yan pero para sa akin hindi ito ang priority ko. So hindi ito ang pinaka late spirit ko pagdating sa epic spirits. Okay, so hindi 'yan. Okay, then next si Xiao Xiao. PvP ang pinag-uusapan natin dito guys. PvP spirits, hindi siya PvE or mining or kung gathering spirits man. Ang pinag-uusapan natin dito is more on PvP. Okay, dito naman. Kung gusto mo yung medyo reduction sa PvP, pwede ito sa'yo, Xiao Xiao. Tapos, may knockdown resist boost. Yun nga sabi ko, kailangan mo na 50% na knockdown resist. Kasi nga, Lancer karamihan nakakatalo sa ating mga Arbalist. Pero hindi lahat guys ha, pero para sa akin, kasi ganun lagi ako natatalo. Kapag na-knockdown na, wala nang tayuan, wala na. Finish na. Okay, so pwede sa inyo to. Kung naglalock kayo ng knockdown, pwede nyo gamitin si Xiao Xiao as fifth epic spirit. Pwede naman yan. Pero again, hindi ito ang priority epic spirit or hindi ito pang late game na epic spirit ko as an Arbalist. Okay? And then next is Thunder Beast Baratan. So si Baratan may max HP 2200, physical attack, tapos monster attack by 8%. Physical attack niya 70, which is good din yan sa Arbalist. Increases stun. So ito yung mga best fit para sa mga stun build na Arbalist. Ano ba yung mga stun build na Arbalist? Kasi at saka maganda dito guys, kapag na-stun kayo, automatic mawawala yung stun na yun kasi nare-recover siya. Kapag once na-stun ka, bali ang mangyayari dun, 1 second lang yung stun na magigain mo from opponent. So halimbawa na-stun ka ng 1 second, automatic mare-recover ka ng stun. So magko-cooldown siya every 30 seconds. So good to partner sa Whaley. Ayan, may Whaley ako eh. Ayan, good yun partner sa stun. Kung stun build kayo guys, ayan o. Ayan, stun duration by 1 second. So madadagdagan ng 1 second yung stun mo sa kalaban. Ano ba yung stun ng Arbalist? Ito yung stun ng Arbalist. Nag-iisa lang yung stun niya, itong Pain Strike Gale. Ayan. So pag tier 8 mo yan, okay, same lang din. Pero magiging 50% lang kapag naka tier 8. Sa character for 1 second. So magiging 2 second 'yan kapag meron kang Whaley. Okay guys, nagigets? So sana nagets niyo. All right, and next natin is ito, Glowing Gem Sparkler. So basahin natin yung ano niya, all damage reduction, bash damage reduction. Ito good to for warrior, pero yun nga ang pinag-uusapan natin is Arbalist. So hindi pwede rin tong pwede mo rin gamitin to kung madalas kang nasa silence kasi may instant recovers from being silence din to. Pero again, hindi ito priority sa 5 epic spirit na magiging goal natin sa late game. So hindi yan kasama. And then ito, so ito yung bali pangalawa top 2. Hindi naman sa top 2, basta pangalawa sa pinaka late na spirit na gagamitin natin, which is Fire Devil Flame Horn. Kasi si 5 Devil Flamehorn, crit Eva siya by 100. Which is, ang Arbalist kailangan talaga ng evasion. Yan. Tapos, skill damage reduction din siya ng 10%. Good din to. Medyo hindi ka masyadong... hindi masyadong masakit yung skill na binabanat sa'yo from opponent. And then, maganda rin sa boss damage reduction. And then, ito talaga ang pinaka-the best is debilitation success. Kasi guys, hindi magiging effective yung darkness, yung chill, and yung ano pa ba yung... Basta lahat ng debilitation ni Arbalist o kahit saang class pa man eh. Hindi magiging effective yun kapag mababa yung debilitation success boost nyo. At maganda rin to kasi may max HP 3%, tapos yung HP potion effect on 5% sa HP mo. So maganda to guys kasi HP mo nito like parang... magre-regen siya ng 7%. Kung gaano kataas yung HP mo, 7% ng HP mo ang mare-regen.
And then dito guys, ito rin yung pinakamaganda kasi ang 80 sabi dito 80% chance to gain 1 levels and additional 50% chance to gain 1 levels more on burn attack. Ang tanong dyan, may burn attack ba si Arbalist? Yes, meron siyang burn attack guys. At ito yung itong burst shell. Makikita mo naman may apoy yung. So pag pinuntahan natin dito, ayan. Nakalagay dito, triggers ignition. Ignition guys, ito yung burn na. Pagkakaintindi ko, ganun na. Ignition and deals 10% of physical attack as damage over time. DOT means damage over time for 10 seconds. So while ignition is in effect, all damage reduction 10% amplified. So magiging less damage yung kalaban sa'yo while in ignition. So parang siyang masusunog and triggers ignition. So ito yung bali burn. Pagkakaalam ko yan lang yung burn ni. So yun, magiging halimbawa for example pares lang yan. Bobo. So halimbawa dito. So ang sabi dito increase level 1. So from tier 7 magiging tier 8 yan for example. Ganyan. So tataas yung chance mo yung ignition nyo is tataas ng level by 1. Okay guys, so ganun yung pagkaintindi ka. Kung mali ako, edi pwede nyo i-correct guys. Wala naman problema doon. Pero ganun yung pagkakaintindi ko dito. Okay, so bali ito yung pangalawa. And then yung pangatlo nating spirit na gagamitin is si ito, si Reaper. Bakit si Reaper? Kasi max HP 2-4, hindi bonus na yan. Dito talaga sa skill attack. Tapos skill attack 10%, tapos yung bash na 30%. Tsaka yung crit na 100. Malaking bagay yan guys. Okay. And then dito may increased debilitation resist din 20%. And reduces skill cool by 3%. Magandang bagay din yan. Napaka special stats talaga pagdating kay Solar Bester Reaper. And then dito naman, chance to gain 1 levels. So dito, chill attack. So ang tanong ulit, may chill attack ba si Arbalist? Yes, meron siyang chill attack. At ito yung ice cage, ayan. So chilled for 8 seconds guys. So for example, when the character is chilled 10 or 20 30%, for example guys, na meron kang ganun, meron kang spirit na ito, nakalimutan ko agad ah. Okay, so mabawa meron kang ayan ganito. So from level 1 magiging level 2 yung chilled mo, shield attack mo. So magiging tataas yung damage mo kapag meron ka nito at ginamitan mo ng shield na skills, which is yung skill cage ba yun? Cage ba? Ayan, ice cage pala. I'm sorry. So from tier 7 magchi-shield yan. Ayan. Ayan, frostbite. Frostbite and shield yata, same lang yan. Okay? So bale, yun yung pangatlo nating epic spirit sa late game. And then pang-apat natin itong flame hellborn view. Bakit? Kasi may attack crit attack damage boost siya na 20%, which is good for Arbalist. Ito naman hunting XP, so parang bonus na rin yan. Pero ang good dito is skill MP cost by 5%. So hindi tayo maubusan ng mana kahit gamitin natin siya sa AFK grinding, okay pa rin kasi may drop chance tsaka may hunting XP. Goods pa rin yan. At ito rin ang pinakamaganda kasi 100% ng physical attack mo. So the more mataas yung physical attack mo, the more na sasakit yung damage mo for ilang seconds pa. Cooldown siya ng 25 seconds. Pero walang sinabi na ano eh. Sabi dito, there's a 10% chance to deal 100% of physical attack. So chances lang siya. Wala siyang cooldown. I mean, wala siyang duration kung gaano katagal yun. Ang sabi lang, cooldown. Wala siyang duration. Ayun ko, tama ba? Ayun ko, tama yun. Alright, and then dito, so Leocrat. Okay guys, dito ako malilito kasi pumipili ako dito sa dalawa kung alin yung panglima ko. Either ito, o ito yung panglima ko, Flamehorn. Pero itong Leocrat Kun kasi, ang maganda rin dyan kasi PvP damage reduction din. Tsaka, crit Eva. Pagdating dito, may knockdown resist din siya, kaso 10% lang. And then dito naman, ang maganda is, upon a knockdown with 50% chance knockdown resist boost. So 50% tapos magdadagdagan ng
10%, tapos ang spirit mo pa is more on knockdown resist. Halimbawa, yung limang epic spirit mo is naka-knockdown resist. So, magiging parang baliwala na lang yung knockdown ng Lancer na magiging kalaban mo. Depende yan, guys. Kung may, halimbawa, yung Lancer na kalaban mo is naka-knockdown siya ng 150. So, possibility pa rin na ma-knockdown ka. Pero ito, magiging lesson lang yung knockdown mo pag ginamit mo to. Yun yung mga advantage tsaka disadvantage nila. Ito naman, ang maganda kasi dito is, ayan, may crit eva din siya, pero debilitation. So, ang sabi ko nga, offensive is the best defense. So, kailangan offensive. Debilitation success, offensive yan, guys. Ito naman, defensive to kasi knockdown resist. So, yun lang. So, mamimili lang kayo dito sa lima. At ay, hindi ko pala na ano, yung pinaka, meron akong spirit, which is, asan na yun? So, par na. So, ito, kaya ako nilagyan yan ng stun rest, na yan, debilitation rest, PvP attack, tsaka, ayan, kasi may crit din yan, so ito talaga ang pinaka, isa sa lima. So, ito, magiging spirit ko dyan is, ito, si White Peacock, itong si Reaper, tapos si Suparna, tapos ito, tapos yung panglima ko, pili lang ako dito sa dalawa. Kung alin yung makuha, goods, kahit saan dyan, sa dalawa na yan. Okay, tapos yung mga spirit treasure pala dito sa lahat na to. Kapag PvP na, ang lalagay nyo lang, depende sa inyo guys kung anong trip nyo ha. Para sa akin kasi, knockdown resist, debilitation success, and debilitation resist. Pares yan lahat guys, magiging ganun yung gagawin ko. Siguro maglalagay ako ng stun resist, pero naglagay na ako dito sa Suparna ng stun resist. Para din sa... may stun din kasi yung warrior, so huwag ka rin magpo-focus sa isang class lang. So kailangan mong stun resist din kasi may makakalaban ka ring warrior, lalo na ngayon na buff na yung warrior. So yun lang. Okay, so kung may mga question kayo guys, i-comment nyo na lang sa baba. And kung nako-confuse pa kayo sa mga skills, pwede nyo i-comment. And kung may mali ako nasabi guys, hindi naman tayo perfect eh. So yun, i-comment nyo na lang din sa baba kung may mali o kung may tama ba ako nasabi. Alam mo naman tama yung nasabi ko. Siguro may mga mali din ako nasabi guys. So yun, comment nyo na lang guys. And so yun, hanggang dito na lang. And thank you for watching guys. And see you on my next video. Okay, bye bye.